Magandang hapon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang Luminous. Huwag kakalimutan mag-like and share dun sa ating Facebook page. Ay, like, share, and follow sa ating Facebook page. Don't also forget to like and subscribe dun sa ating YouTube channel. Let me just fix this. Yan. Medyo off-center. Magandang hapon sa inyong lahat. Para dun sa mga manunood nito on the replay, magandang hapon, umaga o gabi po rin po sa inyong lahat. Don't forget to leave a comment should you feel that you want to participate kahit paano dun sa discussion. There's still discussions that are ongoing in some of the comment sections. So huwag pong mag-aatubili. Don't forget to like, share, follow, subscribe, and comment. Magandang hapon sa inyong lahat. Let's add this to the stream, culture and free speech. The Marcoses San Juan Home and Mrs. Marcoses Ternos and noting the anniversary of the ABS-CBN closure. Dun sa second half po natin, we will be joined by Attorney Ahmed Pagrinawan, the other half of Luminous. Meanwhile, the other day, nagpunta po ako dun sa lumang bahay sa San Juan, Metro Manila, ni Senator Aimee Marcos. Pero what's interesting to note is, yung bahay nila sa San Juan, after it had been looted in 1986, ay ginawa na rin po itong, ano, they were able to fix this up. Ngayon ay magiging bahagi ng tourism trail ng San Juan, because it is also noted that ang San Juan po ay tinatawag na parang residence ng ilang mga presidente natin. In particular, Diosdado Macapagal and Gloria Macapagal Arroyo lived there. Of course, the Marcoses, Ferdinand Marcos, lived there as a congressman bago siya lumipat, bago siya nahalal bilang presidente ng Republika, and after that, they all moved to Malacanang na. Pagkatapos, ay, of course, Joseph Estrada still lives in San Juan, in particular in North Greenville. Ang mahalaga po rin dun sa nakita natin, on full display were the Ternos of Imelda Marcos. But let's look at it. This is a short and by no means complete history of Filipinas. Very, very short, very incomplete, but it will give you an idea of ano yung evolution nito. Si Justiniano Asuncion is a painter. And he was one of those who came after or around the time that Damian Domingo had established his art school dito sa Pilipinas, the first art school in the country. And soon, there were other painters who were painting in, well, similar fashion. I can't say exactly they had the same style. But a lot of their subjects were yung Philippine residents. So titignan ninyo, this was in sometime in 18 in the late 1800s, so early mid 1800s po. Ito po ang damit or kasuotan na that was typical of the time, and these were from the upper middle class, well, to the more aristocratic classes. So makikita nyo, andyan na po yung see-through or transparent na blouse. There is a striped shirt underneath that. Striped din po yung saya, well, yung what we call the overshirt, tapis, and underneath that was also another printed skirt. Kung titignan po ninyo, yung striped na shirt na ito ay typical dun sa Tagalog region. Ngunit itong tapis ay may kahawig na kahawig dun sa weaving ng Sama, cultural community sa Sambuanga. Underneath that, the geometric patterns again of the Tagalog region. So ito nakikita nyo, yung transparent na parang blouse ay magiging significant in later periods. Baro at saya was what we called the ordinary wear or the street wear noong pangkaraniwan na Filipino noong panahon nito. So the streetwear of ordinary women were referred to as barot saya. A full outfit would consist of at least 5 pieces: undershirt, transparent shirt, skirt, overskirt, and panuelo. So panuelo could be large or it could be a smaller one. So this was for the ordinary citizen. Kung makikita nyo, although transparent pa rin po, pero nakikita ninyo that it wasn't as elaborate later on as the ano
as the later incarnations, the more aristocratic incarnations. Ito po, this one is a Damian Domingo painting. And ito po, nakikita niyo uli yung striped na shirt. At saka, this time, yung checkered also na pattern of the, ano, of the parang panuelo. And then the overskirt is also in striped pattern. Nahilig tayo sa patterns. So, Maria Clara was the aristocratic version of the Baro at Saya. So, makikita niyo na dito that the blouse is much more elaborately embroidered. Okay. Para dun sa mga naghahanap kay Attorney Abed, I'm sorry he won't be here until the second half. So, yung mga fans club niya, you'll have to wait a little longer. Okay. Ito yung Maria Clara. And this is what we're more familiar with this now. The baro is elaborately embroidered. The more elaborate, of course, it was more expensive. Then you have the printed skirt. Kung papansin niyo, marami sa the more aristocratic classes did not have the tapis. Kasi yung tapis usually was a very practical wear para siyang apron. The traje de mestiza, it was the evolution of the baro at ito ay nakita na natin during the early part of the American colonial period or American occupation. The Maria Clara underwent a transformation, stylized, trimmed, and now matched. Tanyo? In some instances, buo na yung damit na ito. Later on, Ramon Valera, designer in the 1940s, he gave the country its visual icon according to the NCCA. He produced a single clothing. So yung apat na piraso, wala na yung overskirt, di ba? So yung apat na piraso na yun, hold on. Yung apat na piraso na yan, it now evolved into a single dress. Thus, he unified the components of the Barat Saya into single dress with exaggerated the bell sleeves, cinched at the waist. So, may forma na po yung buong dress. He used a zipper instead of hooks, which were already a radical change from the country's elite. Dropped the panuelo, the long folded scarf hanging down the chest, thus serving as the Filipinas' gesture of modesty. So natanggal na po yung part na yun. Tapos he exaggerated yung butterfly sleeves po. Dati kasi mahaba yon, bell-shaped siya. In-exaggerate niya pero iniklian niya. Tapos ginawa niya ng construction para mas matibay. Even today, Filipino fashion designers study Valera's ternos, its construction, beadwork, applique. Valera helped mold generations of artists and so on. That is why in I forgot the exact year, Ramon Valera was later on declared a national artist for the lifestyle arts. These are some of Ramon Valera's gowns. Okay? So nakita niyo na yung evolution nung damit. So Mrs. Marcos adopted the Ramon Valera as her designer. May background muna sa kanya. This is Mrs. Marcos, the little girl that you see in the photograph there. She was orphaned at the age of 7, but her mother, who was also an orphan, had been raised by nuns. And because she was raised by nuns, she was taught a lot of the practical arts. In particular, she was very good at embroidering. So dun sa pag ano sa kanyang galing mag-embroider, she took this into her period when she became a mother. She would embroider her children's clothes, her own clothes, and ginagawa niya ng buo from baptism all the way up, siya na po ang gumagawa ng damit, and most of the time they were very elaborately embroidered. Mrs. Marcos' ternos reflected Philippine culture. Kung titingnan niyo po, on the right side is the painting of Mrs. Marcos, supposedly the favorite portrait of Mrs. Marcos
favorite ni President Ferdinand, itong portrait na ito of her. Beside that is a terno, and if you look very closely at it, and you can see it on the left side, makikita ninyo that the terno reflected the Sampaguita. So the national flower, it was considered the national flower at the time, ginawa itong bahagi ng mga terno, and she did this quite often, incorporating cultural symbols into her own terno. I don't want to put in too many pictures because I understand that Senator Aimee is planning a more elaborate exhibit. This was the what we call the 10-cent tour, and later on this might become a coffee table book. So, but I wanted to discuss how Mrs. Marcos, how the ternos are so important because of what Mrs. Marcos added to them. The terno was like her canvas. Andiyan yung mga Philippine symbols, andiyan yung like the Sampaguita and so on. And the embroidery came from Lumban, Laguna. I apologize earlier on, I said it was Lumban, Quezon, but it's Lumban, Laguna, which is still known for its elaborate embroidery, pero kukonti na lang po ang gumagawa. Of course, it also reflects the times. Nung panahon kasi ni Mrs. Marcos, there were many sponsors. Marami pong naggagawa ng ganito kasi si Mrs. Marcos herself was like a driving force into making sure that people, it was a trend. So a lot of people would buy ternos, ipapaburda nila sa Lumban, and in the Lumban style. And so there were many other towns that became known for their embroidery, in particular also for their embroidery on piña. Ito, the state visits were also reflected in some of her ternos. Oops, sorry, this is the South Korean one. Hindi ko po na isama dito. This should not be South Korea. This was the state visit of Spain. Sorry. Mali po yung aking ano ha, please disregard. Dapat po kasi dito yung text should have reflected the state visit of Spain. So kung titignan niyo yung mga terno dito, especially the one on the right side, makikita nyo, and the details are here on the left picture, makikita nyo yung mga abaniko. The Spanish fans were embroidered into Mrs. Marcos's ternos to commemorate the state visit of the King and Queen of Spain in 1974 dito sa Pilipinas. So, as soon as sa airport pa lang, she was already wearing a pink terno to reflect, you know, the joyous occasion. And then in the state functions, she wore these other ternos that reflected naman the joint culture of the Philippines and Spain. I apologize, ang kamali ako dun sa text, ha. She represents a distinctive period and style in Philippine culture. Patapos na tayo. So yung mga naiinip. She always incorporated Philippine elements even into a westernized setting. So during the merienda that Senator Aimee hosted, she mimicked or patterned the table setting to one of her mother's own. So this is the formal setting, but if you see, yung pinapatungan are all carved here in Philippine style. The table setting also reflected all of these are real flowers, and all of these were also taken from the garden, which is in the back of the house dito sa San Juan. It's a rather large property. But more importantly, Mrs. Marcos put in her own distinctive style into this period. So you can say, while a lot of our history books will reflect on the tumultuousness of the period or the period going up to 1986, where there's a change in administration, where the EDSA revolution happened, you cannot ignore, and it is probably time for us to shine a light and take a closer look once again at this period in Philippine history where style and the reflections of Philippine culture were first and foremost parate. Mrs. Marcos had strived, according to her interview, she strived to put not just style into the functions of her husband. Kumbaga, as the first lady, she was into entertaining, she had to push for Philippine culture and all that, but she did it with such a distinct style that I don't think other Philippine
first ladies were able to emulate the kind of influence she had at the time on fashion, on art, and on design. Of course, it was also a rather long period. It was 20 years. So talagang magiging ma-imprinting style ng mga Marcoses on this one. So let me check your comments. So, ay magpapasalamat pala ako sa lahat na nagpadala. Let me see, I may have missed some of them. Ito, Ilekara Araceli Moser, thank you very much. Si Carissa Hegeland in our super sticker likewise. And ito, si Enite 023, also in the super sticker, maraming salamat. Ophir says, sayang di nakasama sa PowerPoint yung mga alahas, ninakaw na kasi ng mga Aquino. It's not part of the exhibit kasi nga, this is the San Juan house. This is the house where they stayed in when Ferdinand Marcos was still a congressman. I'm not sure if he was speaker or Senate president, basta, or a congressman. Basta after that, according to Senator Aimee, they had stayed there only for a short time. After that, lumipat na po sila ng Malacanang. When they left in 1986, na-loot po yung bahay. And in fact, her cousin, si Eliza Romualdez Valtos, posted in her Facebook na marami po na at the time, noong 1986, no, na it was televised yung pagpasok dun sa bahay sa San Juan. At kitang-kita doon na nilulut siya, may mga tinatanggal na furniture at may mga sinusunog. Some of them, mga damit, yung iba mga photographs. So those photographs are probably lost to history. But many of them kasi commemorated several functions, many of them official. So that part of our history, medyo na ano na, na wala na, sunog na. So, if you're looking for a political statement in this one, none of us, whether it was Senator Aini, myself, or any of the other media na nandun, we're looking to make any sort of political statement. Ang ginagawa lang namin doon was to check on the ternos that had been rediscovered in the basement of that house, and they were cleaned, documented, and parts of it, yung iba kasi sira, so some of them were restored. And tinitingnan ni Eliza, I understand she's the one who's doing the work here, kung mamamatch niya to, you know, certain state functions, kung kailan ito sinuot, what part of history was commemorated in these ternos. Because they are exactly what cultural heritage is about. Itong mga damit na to, nire-reflect niya a certain period, nire-reflect niya a certain aesthetic, kung ano ang pinahahalagahan natin during that time. Okay. Kelly says, watching from Kuwait, shout out sa asawa niya, Maida Galpo. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Maida. Ayan. Who are the other old personalities who promoted Barot Saya other than the First Lady? Well, I understand na Mrs. Macapagal wore the traje de mestiza to all state functions. So if you look at the ano, at the photographs of the period when they occupied Malacañang, ganun yung mga damit niya. She very rarely wore Western clothes. At the time kasi, my grandfather was working also in Congress, so tinitignan ko yung mga pictures nila. Uso talaga, the women talaga for formal functions could wear the Filipiniana. Hindi ko pa na-feature dito yung mga barong. There were a couple of barongs from the president, and may mga kwento pa yon because the president didn't like the traditional design of the barong sa mabulaklakin, and parang ang feeling niya masyadong hindi niya style. So later on, when Pierre Cardan became a friend of Mrs. Marcos, President Marcos asked him to design a geometrical, yung barong na ang mga bulda niya ay geometric designs. And that also started another trend and another, kumbaga, another portion of the evolution of our barong. It was also Ferdinand Marcos who popularized the Mao collar shortly after the state visit to China. Melvin Sanchez says, may naibalik ba sa taong bayan ang PCGG na tinatag ni Cory? Well, of course, there are certain cases na naipanalo naman ng PCGG, such as but not limited to the ones I know of personally are the San Miguel shares that had been adjudicated
originally at first to ano to adanding ko kuang ko, and then later on we're now adjudicated to the Philippine government. Part of that, most of that has already been remitted for the ano for us according to law for the land reform program. So yung mga pag-award ni presidente ng mga parcels of land to land reform beneficiaries are partly funded by the sequestration and then the recovery of the shares, plus yung ano yung Swiss deposits. There were a couple of Swiss deposits na na-recovered during the time when Heidi Yorak was president, chairman of the PCGG. Klaus Albarracin says, ngayon ko lang na-realize how Mrs. Marcos did her best to showcase the Philippine culture. May mga tao, including my parents, no, did not quite understand it. Hmm. Ouch. Who are the other old persons? Oops, nabasa ko na yan. Sa mga Marcos pa din po ba yung San Juan House or under National Historical Commission? It still belongs to the Marcoses po. Ning Johansen says, yes, love this reminiscence of our First Lady who brought our country proud in their time. People I met here in Europe ask about them and how grateful we were in that period to remember. Franny Way says, magandang hapon, nakanood din uli ng live. May pag-asa po ba mabawi yung mga alahas ni Mrs. Marcos? Well, I'm not sure. Kasi it depends on the adjudication eh. Kasi usually, bago naman mapas sa Philippine government yun, they have to be adjudicated. Diba? Kailangan may hearing and all that. The presumption isn't in favor of the state but in favor of the Marcoses. Kailangan yung estado ang magpatunay na ninakaw po yun, kaya meron silang mga ganon, na may ninakaw na pera kaya meron silang ganon. So, but I'm not sure kung ano yung stage sa ngayon. Thank you kay Ma'am Karina Dison for the super sticker. Jeff Sparkplug says, thank you for the info. Akala ko si Sir Pitoy ang naunang gumawa ng terno, but I still commend him for designing the gown for Charlene Gonzalez, Miss Universe pageant. Pinapaalala ko lang po na ang national artist natin for the lifestyle arts, yung designer, kaisa-isang designer natin na national artist is not Pitoy Moreno, it is Ramon Valera. It is possible kasi na nung time na nagagis na ninyo, is that Pitoy Moreno was quite possibly the most famous designer at the time. Pero ang contribution niya is the Muslim dress. Yun po yung kanyang, kumbaga, signature. It was Ramon Valera who created this kind of terno that Mrs. Marcos made into a symbol of her time. Watching from Cambridge, si Vivian Mendoza. Cesar Moreno says, panahon ni President Marcos elementary ako noon, maayos ang buhay at may respeto at takot sa mga elders. The Marcoses have been demonized, sabi ni Carl Song, that the majority aren't aware of the contributions of the Marcoses. For us Chinese Filipinos, Ferdinand Marcos was the reason why Chinois became Filipino citizens. Yung mga sapatos niya may pag-asa pa bang mabawi ng mga Marcoses? I don't think they're even interested. Although meron mga sapatos, hindi ko na napunakunan, meron pa rin mga sapatos na nandun sa San Juan House. Ma'am Ying says, o nga, yung mga jewelry na gifts ng iba't ibang rich humans. I understand na many of us are very concerned about that. At tama din naman. Kasi when the PCGG started sequestering not just the assets of the Marcoses, but also of their known cronies and some of the officials who were, well, the officials of their time, no, cabinet members and so on. After sequestration, kumbaga, naging baliktad eh, they had to prove na kanila yon. And then eventually, a lot of the cases dapat napaso. So the Supreme Court decided sometime, if I'm not mistaken, it was in the 90s, I forget the exact date. Sabi ng Supreme Court, okay, until this time na lang, you file all of your cases. Kasi ang tagal-tagal na nakasequester yung mga assets pero maraming mga kaso na hindi na file.
So by the time the cases were filed in to meet the deadline set by the Supreme Court, marami na rin mga ebidensya that went missing, which is why there were many stories of alleged corruption in the PCGG. I know because I was one of those who heard those stories having worked with the PCGG. Unfortunately, nung time ni Andy Bautista, I handled two cases and they were the Cohuangco cases. I was directly under Commissioner Gerard Mosquera at the time. And yes, one of my cases was the one that won against Danding Cohuangco on the San Miguel shares. Hindi ko pa naman sila kilala doon eh. Sabi ni Selena Messina, yung mga shoes ni Madam Imelda are displayed in the Shoe Museum in Marikina. Nice if you can also feature. There are several. Eh. I understand, yes, they're in the Shoe Museum, but there's some also that are in the San Juan House. There should be one in the Malacañang Museum. Kung hindi kay dating Pangulong Apo Marcos, hindi kami magkakaroon ng bahay dito na nirelocate sa Dasma, Cavite. Uy, that's nice. Marisol Gloriani says, dati po nakakapasok kami sa Malacañang nung primary school kami, parang bahagi ng field trip. Ngayon po ba, pwede pa din o bukas pa rin po bang palasyo sa mga students? Hindi ko po alam. Alam ko dati, there was a Malacañang Museum na sa kabilang side. Oh, yung part na yon, the part of the museum, yon na pwede pong puntahan. I understand field trips can be scheduled for there. Posible ba if it is true na yung assets ni FM ay mabalik sa Pilipinas to FL Melda Marcos? Sir, even the children do not acknowledge this story. So, hindi po ako makakapag-komento niyan because as far as I'm concerned, that is still, well, like a rumor. Kasi nga, mismong sina Senator Amy, sina Senator Bongbong, eh hindi po nila kino-confirm yung storya na yon. How is Madam Imelda now? Hoping she's okay. Well, she's fine. She's, what, 92 years old, I understand. So, yeah, she very recently was in a video featured by Senator BBM, and we posted it on Luminous. Nung ano, kasi nag-birthday siya, di ba? Ito. Yung tenno talaga si Madam Imelda, kilala. I remember may tradition sa Paranaque, yung sunduan, yun dapat suot ng parang sa gala. Thinking OFW says, good evening, and he's watching from Riyadh in, ano yan, South America? South Africa, sorry. South Africa. Oops. Ano yan? How about yung sequestered na mga gamit nila noong lumapag sila sa Hawaii, na ibalik ba sa kanila? I am not aware. Hindi po sequestration yon, posibleng confiscation. Some, I understand there's some things that are confiscated by customs in Hawaii. I'm not sure po kung naibalik yan sa kanila. Raul de la Cruz says, anti-Marcos has painted Imelda sa grand, as grand Jews. What's wrong with having lots of pairs of shoes? Eh, marami din doon gawa sa Marikina. Lots of celebs have their own branded collections. Alright. Ang purpose naman ng video na to, ng live natin na to, was to showcase what we saw, what I saw in San Juan. It's not a commentary either on the Marcoses or on the subsequent administrations, but it's sort of a way also to balance out a lot of the, yun nga eh, it was very emotional kasi after 1986. So, emotional in one direction. And now that some time has passed, medyo bumabalanse na rin. So, lumalabas na rin yung ibang mga viewpoints about that period in history. So, siguro in time, magiging mas balanse na ang ating kasaysayan tungkol dun sa panahon na yan. Anthony Colomo says, sayang yung mga cultural contributions ni Mrs. Marcos. Hindi po sayang yon. Too bad na tabunan ito ng bad narratives. Hindi naman po, may CCP pa rin po tayo. Laban sa kanila ng mga dilawan. The CCP continues to provide services. It's a venue for shows. And may outreach programs ang CCP. And they conduct so much educational activities patungo sa pagkakakilala ng ating kultura at saka sining. So, hindi po sayang, tuloy-tuloy pa rin po ang servisyo ng CCP. Alright, after EDSA, a couple showed a Madonna in child painting made entirely of different sizes and colors of pearls in the Santo Niño Shrine in Leyte. When I visited the place, it's not there anymore. Any idea where it is now? Unfortunately, I'm not aware of that story.
How to about yung napabalita no na jewelry ni Mrs. Marcos allegedly suot daw ng isang Aquino, totoo po ba yon? I have no evidence either way kung totoo po yon. Nobody has ever filed the case and I have not heard any official statements from either side. Kung sakali kasi po, it should be the PCGG na magsasalita tungkol dyan. My son's wedding had to be canceled due to COVID last year, sabi ni Ma'am Aline. I made sure my gown was a terno. Yes, my inspiration for the terno, butterfly sleeves and all, is always First Lady Imelda Marcos. When I was a senior in high school, yung prom gown ko was a terno. But when I became commissioner of the NCCA, I went back to the older clothes and I used the Damian Domingo paintings and had dresses made in that fashion. So they were older, and although some of them were representative of the more working classes, lavandera, mercadera, and so on, I found that they were much more, how do you call this, reflective of Philippine culture. Kasi marami siya eh. Mrs. Marcos, of course, had a very distinctive style, and of course, she reflected a very, how do you call this, well, of course, a very particular tale. No, yung sa akin kasi I went back to the Baro and Saya. So what I want actually is to celebrate the diversity of our Philippine dress na distinctively Filipino pa rin siya kahit iba-iba yung tela, iba-iba yung kulay kasi iba-iba yung style ng tela sa iba't ibang lugar at marami kasi tayong mga communities na may mga tradisyon. So halimbawa, yung hablon ng Iloilo, which is a very old industry going back to the 1700s. Of course, yung mga weavings ng cultural communities natin, very distinctive nga po yung sa Zamboanga. Up to now, yung style po nila, basically, they don't change very much, pero yung classic designs nila are still very well matched for the telno or for the Maria Clara. So makikita ninyo, di ba, yung mga traditional striped clothes, patterned clothes, plaid na mga terno, ganun. And then, of course, the traditional piña or the very see-through na blusa or the baro. So, pati mga panuelo. Amil Bang sa Madrid says, kung may social media lang nung panahon ni Marcos, hindi sila masisiraan ng mga Aquino at super strong sana military natin sa in Asia. We were the strongest men. Well, mahirap naman din po kasi mag-predict kung ano yung mangyayari if something else had happened. Diba? I'm excited to see this collection, sabi ni Klaus. My family went to Ilocos and sa Malacanang of the North. I was so amazed with everything. Lots of history. Nakaka-goosebumps. Elegant, I think, is the word you're looking for. No, I wasn't actually looking for a word. I was going more for the distinctive style. My father admired President Ferdinand Marcos at sabi pa niya na best para sa kanya, lalo na yung nag-declare ng martial law. I thank you kay Mia More. Bia Lopez says, ang gusto ko sa mga Marcos, meron silang tinatawag na political civility kung ano-ano binabato sa kanila pero tahimik lang, lalo na si BBM. Abechua says, hi, new subscriber daw po siya sa YouTube. Welcome to YouTube. Maraming salamat sa pag-subscribe. Please help the Marcoses regain their glory, sabi ni Victoria Ungasis. They were unfairly branded by envious politicians. I think that the best that we can do is present a more balanced picture of both the Marcos years and of the years after 1986, or during 1986. We have to be fair to all the parties concerned. Kung merong nangyari, merong nangyari. But we cannot sweep under the rug the good if you're just trying to project all the bad. So that's what we're going for here, balance. Ma'am Marisol says, tanda ko ng grade 6 kami, ang pinakanta na graduation, so magkaisa. Tapos po, pinaghakot kami ng mga libro, gabundok na libro po, sinunog lang. Sarap ng flagpole namin. Oh my gosh, book burning? Parang Hitler ah. Do you believe Karen Judas' testimony on Marcos Gold? I'm not sure po what you mean.
May possibility kaya po na may commission to know the truth about the history of the Marcoses as written by the Dilawans? I think that the historians, ganito po kasi yun. Early in the Cory presidency, one of the first officials that they had made sure to appoint was somebody from the National Historical Commission. Kumbaga, also, the ano, paulit-ulit pong sinasabi ng mga, how do you call this, mga kolumnista who favored Cory Aquino, yung kanilang version of what happened in 86 and so on, that Cory was the saintly housewife, very simple, serving, you know, Peking duck and so on, and that Ninoy was this brave politician and so on. So, there are parallelisms dun sa current state natin. Ang pinapalabas ng kabila is that yung panahon ngayon, parang Marcos years na full cronies ang nag-ano, ang naglalabas ng balita, pero oh, in social media lang. Tapos sila, they're very brave speaking against the Duterte administration. When the fact is, even before, meron din silang sarili nilang ano, version ng social media, di ba? And so they had what was called the Mosquito Press. Tapos mas nabibili yun kesa dun sa traditional media na allegedly at the time kontrolado daw ng gobyerno. And so, kumbaga, parang gulong eh, di ba? Yung mga nire-reklamo ng mga opposition na nag-benefit dun sa 1986 revolution, ay ang inaangal nila are exactly the same things that they were doing back then. So para sa akin, parang gulong lang yan, palipat-lipat lang. Kumbaga, ngayon, nasa taas sila, next time, ano, it took a while, pero at least ngayon, hindi na sila, kumbaga, the sole voice na naririnig natin, the definitive voice when it comes to our history. Marlon says, sinakyan ng mga Aquino salita na fake news noon pala, panahon ni Aquino, dami ng fake news. Sabi ni BL, sana magtagal ang programa ninyo. Ay, maraming salamat. Ryan says, di ko na naabutan ng Marcos era, pero existed pa yung classroom namin sa elementary. Nagawa ng Marcos yung room na pahaba na walang bintana, pero may iron bar sa itaas para sa ventilation. Oh my gosh, ano yun? Sabi ni Ma'am Elenita, maganda ka magpaliwanag, kaya parati kitang inaabangan. Higlaan Choem TV Vlog says, thanks for watching from Aduba. Dabi, thanks guys for supporting at the Cidades. She might be one of our government leaders someday. We thank you for your priceless effort and service to the public. John Brian Monterola says, ask ko lang po, nagagamit pa rin po ba ang PICC at Coconut Palace at iba pang mga ginawa ni Mrs. Marcos? Yes po, both the PICC and the Coconut Palace ay ginagamit po. In fact, if I'm not mistaken, part of the PICC is being used by the sweepstakes office. Ang hindi po yata nagagamit is the Folk Arts Theater because there's some extensive repairs that need to be made. I was born at the time, in the time na masama daw ang mga Marcoses, diktador, martial law, press freedom, suppression, and now parang wala pala silang kasalanan. Ang gulo ng history natin. Hindi po magulo. Kasi it really depends on certain viewpoints. Nag-reflect din po kasi yung pagsusulat ng kasaysayan natin ng mga opinion ng mga nagsusulat nito. So meron silang kunwari thesis o teorya, tapos susulatin nila, they will support it with whatever evidence is available dahil, well, it reflects their particular viewpoint of history at the time. Ngayon po, nung time na yun po kasi, halos lahat naniniwala sila na unadulterated, unmitigated evil ang mga Marcoses. So, ang pinakasagot lang po kasi talaga dyan is time. Habang tumatagal, mas nagiging balanse, lumalayo tayo dun sa emotional turmoil nung panahon na yon. So dahil nalayo na tayo, mas objective na rin tayo makatingin. Hindi rin naman fair kung we will swing into the opposite end and say walang kasalanan lahat ng ang mga Marcoses and demons naman yung mga Aquinos, then we would be no different from what they have done, di ba? Demonizing the Marcoses. All we have to do is strive to be balanced and to be fair.
Kung may mali, may mali. Tao tayo, nagkakamali din. Hindi naman lahat ng ginawa ng mga Marcoses marahil ay tama. Although, kailangan din kilalanin natin yung mga mabubuti nilang nagawa. Halimbawa nga, yung flourishing of Filipino music, o yung OPM and all that, yung Manila Sound, yung flourishing, yung mga nagkaka-awards na yung ating mga sine noon, panahon ni Mike De Leon, Lino Broca, national artist Eddie Romero, na ipapanalo na. In fact, Eddie Romero is an inspiration of Quentin Tarantino. So, and the time that he flourished was during this period. So, whether nag-flourish ang sining at kultura dahil gawa ng opresyon at yung emotional turmoil daw ay nakapagpursige o naging inspirasyon sa ibang mga manlilikha natin, or on the other hand, dahil rin ginawa ni Mrs. Marcos na favorable to artists yung atmosphere, well, the jury is still out on that one. I think it is a little of both. Sabi ni Akimo, I gave away all my Jesuit music ministry and Bukas Palad song books when I heard them sing in the funeral mass of the most empathetic president ever. Oh my gosh, huwag naman tayong sobrang ganon. It's not the fault of the Jesuits. Lots of memory during Marcos times. Anak ng Maynila, project po niya ni Madam Marcos. Dami kaming outdoor activities. PRRD opened the minds of Filipino people. Naging politically minded ang mga tao. For PRRD, is a hero in that sense. Yes. Nung nilitis si FL sa New York, may mga witness na nagsalaysay how women, among them Tingting Kohanko, carrying suitcases outside of Malacanang. Nung tinanong kung anong laman, ang sagot ay not documents. We can only guess if those were jewelry or luxury items. Yes, magulo po yung period na yon and a lot of things went astray. Hindi po yan talaga mapagkaila. Karen Minyao says, may balita na po ba kayo about sa lupa na detitled sa ABS-CBN at penalties nila as well as the insufficient binayarang buwis? Wala pa bang follow-up na cases ang Congress hinggil sa mga issue na yan? Lupa. Okay, hang on. Meron akong kailangan kulitin. Alright. ABS-CBN. Well, we'll have to go to the next topic if I'm going to answer that. But if you can wait, sagutin ko lang muna yung iba. But in the meantime, thank you kay Brother TV. Pang tea na lang po mamaya. Talking about culture, my eldest, 18 years old, was listening to a Japanese music in his car this afternoon with a kulintang. I was so proud to inform him. Thank you kay Philip 3 Del Rosario for the super sticker. And kay Marivic De La Cruz also for the super sticker. Eto, June Argues says, anong plan sa post office sa Manila? Maganda yung architectural design. Sana di mabulok at masira. Well, it still belongs to the post office. But there was a time na meron pong nag-propose na gawin itong hotel at kumuha ng permiso dun sa mga cultural agencies. Hindi ko na po alam kung natuloy po yung proyekto na yan. Do you consider social media ang reverse ng belief na masama ang Marcoses o dahil sa walang pag-asenso sa panahon ni Cory at ni Noynoy? Well, the first factor, I think, is the time. Okay? Lumayo na tayo, hindi na tayo, marami yung sa atin, walang first-hand experience dun sa 1986. Kasi immediately after that, ang daming nag-claim, andun ako sa EDSA, I did this, I participated, and so on. Ako hindi eh. I was in the US at the time. Now, ang projection for 86 is that it was a hugely, extremely popular and good, miraculous thing. So a lot of us believed that at the time. So everybody wanted to be a part of it, whether they were actually there or not. Everybody wanted to. So, kumbaga, ito, it became a common experience for people at the time. And we were praised all over the world for this bloodless revolution. Now, the problem is, shortly after that, the officials who took over were also the ones who first let us down. Corruption now continued.
Mrs. Aquino wasn't as effective a leader as people thought they would. She was symbolic, yes, during the revolution, but actually steering the country after that was a difficult task for her. And she didn't quite, at least according to the belief at the time, halfway into her term, people were already getting very dissatisfied with her government. So is it social media? I think social media also helps, yes. But mostly it's the distance. It's the distance of time from the time that it happened to now, plus everything that has happened in between, including but not limited to the state of affairs in the PCGG, and now, of course, with the return of the Marcoses and the increasing polarity, well, not polarity, increasing distance between the popular sentiment and those who are still nostalgic about 1986. That's also a huge factor in people changing their minds about this. And of course, President Duterte is another. Watching from Germany, I explained to my husband why Madam Imelda always wears fashionable clothes and had so many shoes. Now he's enlightened because he had read bad write-ups about it. Well, yeah, you can't blame him. Owen Friday says, oops, ay baka usap niya. Marilu Navaja says, good evening. She's watching from Davao City. All right, let's look into the next, topic, kung okay na tayo. Okay, next. Free speech and ABS-CBN. Since merong nagtanong kanina tungkol sa ABS-CBN. We're commemorating the anniversary of, or the time when Congress denied the franchise of ABS-CBN. And this next part is about how monopolies infringe on free speech. Kadalasan kasi dito sa ating, when we talk about ABS-CBN or when ABS-CBN talks, ang sinasabi nila parate is, si Duterte ay enemy of free speech. Parati nilang sinasabi na one of the reasons they claim that he's an enemy of free speech is because daw of the closure of ABS-CBN. So, okay. So, yung pag, ano, pero, it's time na basagi natin yung naratiba na yon. Yeah, papaalala ko lang, yung isang, yung sinasabi natin nung panahon na yon, that ABS-CBN was a virtual monopoly. And what they were doing was creating a monopoly of thought. Ibig sabihin, sila na lang ba? Ang laki, they virtually had two television stations, countless radio stations, all in violation of the law. The law said only 5 radio stations and 1 TV channel, even if you can have as many as 5 TV stations. So how many did they actually have? Well, they had a lot, a whole lot. So, and it was all over the country. Ibig sabihin, from north to south, dinig sila. And so, ABS-CBN was a juggernaut. Yung information nila, yung mga shows nila, they could virtually guarantee that nearly every single Filipino will at least be exposed dun sa kanilang mga programa, particularly their news programs. So, pag sinasabi ng media na they are at least fair and objective, hindi naman po totoo yun. Kahit yung mga journalists, aaminin nila na hindi sila completely objective. Doon pa lang sa pagpipili ng anggulo ng isang storya, meron na silang dinidiscard ng mga facts. Meron na silang pinupuntirya na particular angle or story, point of view. So when you choose one point of view, you automatically exclude other point of view. So you're only presenting that particular side and presenting facts to support your theory. That theory only. Normally, ang ine-expect natin sa mga journalists ay sasabihin nila, halimbawa, magre-report sila, may napatay doon sa kanto ng 1st and 2nd Avenue. Good. Yeah, objective ba so far? Pero mamaya, magsasabi na sila na yung police, ang tagal dumating, supposedly, ito ba ay isa na namang riding in tandem, maraming krimen na dito sa lugar na ito, and so on. So when you put all of the facts they had told you together, makikita nyo may nabuo na storya of government incompetence. When
Actually, this is a single murder. Was it government incompetence? Di pa nga natin alam kung sino pumatay doon. Pero ang pinapakita na doon sa pagpatong-patong ng mga so-called facts na yon, ang nakikita natin ay meron silang pinupursige na particular agenda o particular editorial angle. Diba? So, we know that not true. Pero bakit mas dangerous pa nga ang ABS-CBN? Kung titingnan po ninyo, doon sa ano, sa Europe, sa one of the concerns, kasi binabasa ko yung ano, yung free speech doon sa ano, what, how they define free speech under the European Union's Convention on Human Rights. Pero I stumbled onto one thing. Ang sabi nila, one of the things doon sa free speech is that there must be a diversity of media. So ito, naging issue tuloy, and apparently it is an issue right now, a raging issue that very few people are talking about dito sa Pilipinas. Sabi dito sa, and ito sa US to nang galing, media concentration is the ownership of the mass media by fewer individuals. Critics of this trend contend that media concentration threatens the marketplace of ideas and poses a threat to First Amendment freedoms. First Amendment yung sa US, yung sa freedom of speech. Tignan mo, sa European Union, sinasabi nila, the freedom of opinion and expression are essential for the fulfillment and enjoyment of a wide range of other human rights, including association, etc. Freedom of opinion are fundamental rights of every human being. Freedom of opinion are important in of them and of themselves for the promotion of individuals, self-fulfillment, and autonomy. Ibig sabihin, autonomy meaning yung ano, pinoprotektahan din natin yung individual identities ng bawat isang tao. And yung individual identity na yon, it means that you cannot compel a person to believe and to express in the same way that you do. But here's the one that I was pointing at. Free, diverse, and independent media are essential in any society to promote and protect freedom of opinion and expression and other human rights. Take note of the word free, diverse, and independent. Ano ibig sabihin nun? Free, diverse, and independent. Ibig sabihin, well, of course, independent, sinasabi nila, hindi dapat state-sponsored parati. Although, wala namang nagsasabi na kapag ang Estado ay nawawalan din ng karapatan magsalita. Free means, syempre, hindi walang pwedeng magpilit na magsalita ka in a certain way or magsalita at all. Kasi option nyo pa rin ang hindi magsalita. But more importantly, diverse. Ibig sabihin, pinoprotektahan din natin yung dami ng iba't ibang opinion. So, pero ano yung nangyayari ngayon? One is that issue of ABS-CBN. Kasi yung tinatawag nating monopoly of thought noon, halos dinidikta na nila ano yung political trends. Ano yung, ano, tignan nyo yung kanilang news format. Sila po yung may pasimuno nito. Yung TV Patrol was the first what we call news program. Maaga silang nag-ano na, news, sorry, news magazine format. What is a news magazine? This is not straight news. Dati, ang news, usually talking heads, may nagbabasa ng news, usually ganito, may namatay, ganitong oras, ito sabi ng pulis, ito sabi ng pamilya, ito yung theory, etc. Straightforward. News magazine. Meron ng angulo, meron ng mga, alam niyo yun, videos. Pumunta kami sa ganito. Tantantanan, may music. Tapos, nakausap at scoop ito ng ABS-CBN ang mga pamilya na ganito. Ngunit, meron din silang teorya na ganyan. So, pumunta kami dun sa pari ng parish nila. Tantantanan! So, ang nangyari is that news became entertainment. Of course, hindi natin sinasabi na ABS-CBN lang gumagawa nito. But they did start the trend dito sa Pilipinas. Ang sinasabi yun, suddenly it was news magazine. It was sensationalized news. It was news that was... Mag-hi ka na lang. Bakit? You're supposed to be here. Okay. May mag-hi. Dapat kasali dito sa ano. Hindi ka nakikita. Mar. Ang daya mo. Okay.
Dapat kasi sasabay si Attorney Ahmed to. So, dun sa ano, yung fans club mo kanina pa nakaabang. Okay, sorry. Medyo na-interrupt. All right. So, nagkaroon ng ganun, parang news now became entertainment. Pagka naging entertainment ngayon ang news, medyo nalilihis na siya dun sa original intent na public service siya. Okay. Konting history. Nung bago ang television, and this was in the 1950s, sorry, nagkaroon ng rule dun sa Kongreso sa US na dahil binibigay yung prangkisa, no, it's still ang may-ari ng waves, ng airwaves, ng ay yung gobyerno, at para i-award ito dun sa mga individuals, kailangan may kapalit yan. Kailangan, not to individuals, but corporations or whoever. Pagka ina-award yan, kailangan may kapalit. At ang kapalit niyan is, ang sabi ng Kongreso, the whole time, 24 hours if you want to use 24 hours. You can use that for your own, to gain profit, whatever. But you have to reserve 1 hour. 1 hour for public service, for public information. In that 1 hour, which became the 6 o'clock news, in that 1 hour, kailangan magpalabas sila ng balita tungkol sa gobyerno and all of that. And this, ang nakalimutan ng Kongreso noon ay dapat nilagyan nila ng rule na hindi dapat pwedeng magbenta dun sa 1 hour na yun ng advertising. Bakit? Kasi nasama ang news in the ratings game. The purpose of the 6 o'clock news was to provide information free for and on behalf of the government. So, typhoon warnings, rioting, the Congress passed this law, and so on. Because information, an informed public is part of good governance and part of being able to, being a democratic country, di ba? Informed population is a common good. Okay? So, doon nagkamali. Doon pa lang sa US nagkamali. And ginaya natin yon. So, pag ina-award yung prangkisa, ngayon, makikita ninyo doon sa ating franchises, doon sa batas na nagbibigyan ng prangkisa, nakalagay din doon. Kailangan mag-provide ng public service to the government, etc. Or to the public free of charge. Ngayon, pwede nating i-interpret yung free of charge na yan to mean na dapat burden ng mga television networks and radio networks yung cost ng oras na yon. Okay? 1 hour lang naman ang hinihingi at time. I don't know kung dinagdagan. Nadidistract ako dun sa ibang mga ano ninyo ha, sa ibang mga comments ninyo. Can you please keep it within the topic? Kasi binabasa ko din yung comments ninyo para alam ko kung saan ako pupunta. Pero pag nag-uusap kayo and it's out of topic, nakikita ko din. So nawawala din ako dun sa topic natin. So please, please, can you keep the comments within topic? Later on, we can go outside of topic na. Okay? So, dito sa Pilipinas, dun sa mga franchise laws natin, nakalagay dun na merong kailangan na public service. Okay? Nire-require din yan. Pero, what also we forgot to do is say na this should be completely free of charge, meaning hindi kayo pwede magbenta ng advertising. That way, yung news ninyo hindi nakikipag-compete sa iba. Kasi pag sinabi mo dun sa ratings game yung news, magpapalabas lang sila ng news na matitiyak sila na tataas yung ratings nila. It becomes a competitive news game. So okay lang sana if they're trying to outscoop each other, but what happens is they're just choosing the most sensational news and not necessarily the more important news. So nakikita niyo yung difference? Kapag commercialized yung TV news natin, or even the radio news, for that matter, ang nangyayari is that they get to choose and they will choose in accordance with the ratings game. Okay. So, ang nangyari is that because also of this ratings game, naging ultra-competitive ang mga ito. Bukod pa nun, nag-evolve din ang media. It became part of the big corporations. They became rich. Okay? And once you become rich and you have ties with other corporations, you then develop an agenda. And so, ang nangyari is that our TV networks, our radio networks, and there's virtually no exception to this, they feed
into other corporate interests. So malalagyan ng isa pang bias yan. Meaning, of course, they will report favorably on things that are favorable to their interests and not necessarily for the public good. Okay? This is something that our media, be it Rappler, Verafiles, Inquirer, Star, television networks, all of them, to a man, none of them are acknowledging this. That the media corporations are part of big bad wolf corporations, meaning they are not necessarily objective, and that they are part, like when a big corporation, you say it in the same with the same kind of contempt as you would say big pharma, because these corporations aren't there anymore to protect the public interest, which is the sole purpose of the franchise, but they are there now to protect the corporate interest and compliance na lang yung news nila that will supposedly comply with the public service aspect of the franchise. Okay? Dahil nagko-compete na din sila, and because they're rich and they want more money, and because entertainment is big business, and news media is also big business, what they're also going to try industrial strategies, kumbaga, or business strategies to ensure that they will get a bigger share of the audience, more money, and so on. So they develop things like tax shelters. They undermine the regulatory agencies. Hello, kamusta ang NTC dyan? Diba? They work with certain government officials. They support certain government officials who will support their side and will support their business interests. And this is the way things stand now. Yung announcement ng ABS-CBN threatening the congressman who denied them a franchise, saying, virtually saying, I'm not saying that is what they said exactly, pero it amounts to a threat. O kayong mga kongresista na nag-deny ng prangkisa sa amin, di kami nakakalimot. Meaning, 2022, sisiguraduhin nila that they will do whatever is in their power para siraan and make sure these people are no longer elected to Congress, and people who are more favorable to granting them a franchise will get elected. That is what they are saying. Okay? This is not about free speech. It is about big business. It is not about the diversity of opinion and the public service. This is about the bottom line. Okay? And so when Rappler and Verafiles and other people are saying na Duterte, sinira ang press freedom, berdugo ng press freedom, actually what they're saying is that President Duterte was the only person who recognized the business interest of these media, and we need to shut him up. And we need to shut down his minions. And we need to make sure that our opinion, again, is virtually the only opinion that is going to be heard. Okay? Which is why magkakakampi lahat yan. Rappler, Verafiles, ABS-CBN, and all that. If you look closely dun sa kanilang mga sinasabi, halos pare-pareho lahat yon. Please take note, ABS-CBN, Verafiles, and Rappler, and all of you guys, this is an opinion. You can refute me, I don't care. Okay? But the point here is, pare-pareho sila ng sinasabi. Pare-pareho silang nag-aakusa dito sa gobyerno na vina-violate daw ng gobyerno ang press freedom. Pero ang totoo niyan, kasama sila or sila mismo ay violators ng press freedom kasi hindi nila ginagaranti yung diversity of opinions. And they are also actively claiming trolls and troll farms. Ano yung purpose ngayon ng pagsasabi nila ng troll farms? It's to take down the social media influencers, bloggers, and everybody else with an opinion that is different and quite possibly pushing for the status quo that ABS-CBN is out of broadcasting. Okay. Lahat tagpi-tagpi. No diversity. They don't want diversity. They want only their side of it. And that's why there's such a thing as fake news, because pagka hindi kanila, fake news yan. Or kahit hindi yan fake news, ika-classify nila as fake news and keep calling them fake news so that ultimately they will destroy the reputations of these influencers or take them off social media. Okay? Why?
Because the purpose is not for the diversity of opinion, not for press freedom, which guarantees the diversity of opinion, but to make sure that they go back to broadcasting and only their opinion, or virtually their opinion, will be the one that is strongest and the one that most people will hear, because there is where their power lies. Okay? Don't forget, these broadcast entities have other business interests, in particular itong ABS-CBN, because they're into so many things. They were in water, buti wala na sila doon, but they are still in power. And they're also looking into the petroleum fuels. They're also looking into other business interests. And all of that is tied up, because that is why they kept ABS-CBN. Whether ABS-CBN made money or not is of no consequence to them. ABS-CBN represented true power, because for them, they had the power virtually, or at least in their heads, to choose who the next leaders are. And they're trying to flex that again. And on the anniversary nito, ng pagsasara ng ABS-CBN, we have to remember that. They are not for free speech. What they are is for the monopoly of their place in their place in the industrial infrastructure. Diba? Fake news checkers tend to take down accounts that represent other opinions, resulting in a monopoly of viewpoints. Refusing ABS-CBN's franchise is an act of protecting free speech. Wag na kasi panoorin ang shows nila aired sa cable para yung 3% na lang manood sa kanila at mawalan sila ng advertisers para lalo lang silang balugi. May mga bobo pa kasi pinapanood pa sila, unfollow na rin ang FB page para mawalan ng engagements. Hirap sa ABS-CBN. It's only the opinion that matters according to them, feeling entitled, biased na naman at double standard. Sabi ni Babes Garcia, ako nga laging nakablock ng ABS-CBN kasi lagi kong pinapaalala pagiging gahaman nila. Mami Ying says, na-mention ni Attorney Nick din yung presence ng dilaw sa DWIZ, kaya di kami mali by skipping yung ibang programs pati news reports kasi puro yellow, only to find out na may mga dilaw din palang nakapasok dun sa Tambayan Karambola at occasionally yes, yes, yo, tapasyo lang kami. Din palang nakapasok dun. So, Tambayan, Karambola, at occasionally, yes, yes, yo, topasyo lang kami. Untik na nagkamali ng pagbasa. 15 commercials for every 1 minute segment. Grabe, di ba ang commercialismo? Magpapaalam na lang sa end of the show, papasukan pa ng isang katerbang commercials muna, tapos ang sasabihin lang pala ng host ulit. See you in the next episodes. Ay, grabe! Rosemary Tugonan says, well said, ABS-CBN is only for business and not really to serve the Filipino people. Hindi po ako tumatakbo. Josephine Cuerpo says, tama po, buti po at binulgan nyo na mga balak, binalak, babalakin pa nila sa nahawakan muli ang Pilipinas. Yes, so makikialam talaga sila dito sa susunod na halalan. And nakikialam na nga sila. Kaya nga ine-expect namin, isipin nyo dati ang Luminous hindi na fa-fact check. Isipin mo halos 3 beses magkasunod-sunod. Last year nag-umpisa na binabara kami ng binabara ng fact-checking, at ang laki ng diminish nila sa reach namin. Dati ang reach namin nasa 12 million. Ngayon nasa 6 to 8 million na lang ang nakakabasa ng Luminous, akalain niyo. That's what? One half of our original reach. And nakaka-reach lang kami because we're supplemented by our radio programs. Pero kung wala, paano ninyo maano? So, that's why mahalaga po, para dun sa mga nakikinig sa amin sa FB, mahalaga po na mag-subscribe dun sa YouTube channel. May isang card pa binabantayan ng ABS-CBN, si Manny Pacquiao. Oh, may point ka. So it's not just the congressmen, it's also the senators, di ba? It's also who's going to become president. So bantayan ninyo yung Tradvidia, kasi hindi naman sila for free speech. If they were for free speech, they should just be leaving us alone. Kebs naman sila sa atin. Bakit? Nakaka-encroach na ba tayo sa audience nila? Yes. Unfortunately.
dapat lumakas ang accessibility of information and news para may ma CNN US ang ABS-CBN. ABS-CBN couldn't believe that in 2016 or 2019, they weren't able to manipulate people's minds anymore to vote for their favorite candidates. For me, kahit nandiyan ang ABS-CBN, hindi na effective ang ginagawa nila sa news nila. 2016 election nga, hindi effective, nanalo si Duterte. That's how social media is powerful right now. Yes. But there's another role that traditional media plays or these big media conglomerates play. And that is to make a cheating event look legit. Okay, let's just say, for example, may Smartmatic. Tapos very close yung presidential fight. Ang gagawin itong mga news media na to, kung meron silang kinikilingan na isang kandidato, palalabasin nila, uy, ang dami-daming sumusuporta dito. Even if it's not true, ah, magpapakita silang tight shots na pagka pumupunta dun sa mga, ano, sa mga meeting de avance, sa mga campaign, ganyan, parang ang dami-daming taong lumalabas. But actually, tight shots yon. It's to make it look legit para madali tanggapin yung cheating. So that's another reason why dapat bantayan natin. There's little we can do about Smartmatic. But we can all vote as much as possible in a united fashion. Magkasundo-sundo tayo, sinong presidente, sinong vice-presidente. Doon sa mga lugar natin, sino bang DDS candidate for Congress? Titignan natin yung mga kongresista na humindi sa ABS-CBN at yan ang i-prioritize natin. Mario Cerudo says, the Bayan is thankful for people like you and enlightening the majority of the real politics happening in all issues you discuss. Hey, I'm super well informed in the office. Thank you. Lab, lab. I just subscribed to you. Uy, thank you kay Justine Rivera for your support. I may have been influenced to think that what ABS-CBN has been reporting is truth, but now I know better. I'm not saying that what they're reporting is always a lie. Pero gaya nga nun sinabi ng VR Files, a little angle here, a little slight deviation there, and choosing the facts that you're going to put together. That's also a form of opinion, di ba? And so they'll make us see only what they want us to see. And that is also, if they want to be strict about it, that's fake news. Raymond Christopher Garcia says, dapat hindi na nag-disclaimer yung ABS-CBN na not necessarily reflecting the station's opinion. May punto ka dyan, ha? They are portraying that they are in the service of the Filipino people but they are liars and only after their own self-interests. Media sa atin exaggerated nila ang tokhang at ang so-called EJK pero never nila binalita ang good news na naidulot nitong kabutihan sa bansa. Feeling na ABS-CBN pag-aari nilang Pilipinas kaya nag-behave silang entitled. Taken from Hitler, a lie repeated 1,000 times becomes the truth. Well, that's Goebbels actually. And yeah, where at least people will think that that is the truth. Sana hanggang Northern Summer po ang radyo ninyo para magising na rin yung mga tao doon na sarado ng isip kasi mga dilawan. Abot kami ng late eh. Actually, hindi kami umabot. But let's see. Baka ma-convince natin ang DWIC na umabot doon. Sabi ni Three Cool, yes, vote with unity. I'm from Mindanao. I will vote all makabayan politicos, all nationalist politicos under the Duterte leadership. Tyrell Gamboa says, napakasinungaling ng disclaimer nila, nag-enjoy nga sila habang bumibira sa mga hindi nila man. Good evening, magandang gabi sa mga sutil, like, share, and subscribe na para lalong dumami mga troll na di bayaran. I love that. Alam nyo yung ibang mga trolls, kung papansin ninyo dun sa comment section, minsan hindi sila makapasok dito dun sa live kasi kinukuyog ninyo eh. So what they do is, dun sila sa trolls, sa comment section magtotroll. So lately, may mga nakita ko at mga binaban ko, yung mga hindi talaga nag-e-engage, they have no facts to present. Ang sasabihin lang, kadiri ang pangit mo, yung mga ganon. Pero it's a way of trying to discourage us from continuing this. Sinasabi ko naman, you don't have to agree with me. Kasi opinion din to eh. This is my opinion.
You don't have to agree with me. If you cannot stand my opinion, di i-voice out mo din yung opinion mo. Libre ang social media. Pwede kang gumawa ng YouTube channel mo. Pwede kang gumawa ng FB channel mo. And whatever. You don't have to, ano, to fall or to come to my wall just to call me pangit or whatever. Which, by the way, I don't believe. Because it does nothing. And as a matter of fact, ang mali nga ng kabilang parlor as yung insistence nila na mag-hire sila ng trolls at ang nagagawa lang naman ng mga trolls nila ay sigawan tayo or awayin tayo. As if naman nakakadagdag yun dun sa boto nila. Then what Teacher Jeff says, hindi naman tayo parating agree lalo na pag medyo alanganin ng facts, but that is free speech. Agree. Sabi ni Ma'am Cherry Valera, I stopped watching mainstream media, ABS-CBN and GMA News. Ever since the Kian issue, paulit-ulit kasi nakapasawa mula umpisa hanggang matapos yun at yun ang news. Mas gusto ko pa sa PTV4 at radio shows. Jonathan Nakua says, we have poor mentality because media romanticized poverty. Oo nga, no? Malayo na sana ang narating natin bilang bansa kundi nilalasan ng mga biased media outfits ang isipan ng mga Pilipino. Tikwal says, may theory ako some traditional media are using social media para magkunwari na sumusuporta sa free speech pero ang totoo sila rin ang sumisira sa social media para no choice ang tao dahil sa inis balik sa traditional media. Paano pag gising mo wala ng ABS-CBN, nilipat kayo sa channel A to Z namin? Sabi ni Bilino. Ay, Manny Pangilinan, gusto atang bilhin ng ABS, kaso takot maubusan ng billions kasi may SBP, TNT, Meralco at NLEX na tinutustusan. Sabi ni Ma'am Rosemary, no worries, evil trolls will not prosper anyway. Nga naman. No, we're not worried na ano lang, napupuntirya lang natin. ABS-CBN is like, sabi ni Ma'am Arabella Dacanay, truth lies beneath layers of deceit that sometimes even the deceiver cannot find where the truth lies. Ganyan sila, they don't know which is the truth about themselves anymore. Sandy Palon says, ABS-CBN's number one corrupt by not paying back taxes of 1.62 trillion pesos per Congressman Marcoleta. They have so many constitutional violations kasi akala nila forever silang nakaupo. Then with Teacher Jeff says, pansin ko na nga ang mga teleserye ng ABS-CBN dati ay parang ini-encourage na mag-aklas laban sa pamahalan, kabit-kabitang higantihan. I don't like the message and values they are teaching. Yes, and we should always be concerned, ba? Leonila Pora says, kung sakaling maging vice si P. Duterte, pwede ba siya pa rin ang mamuno sa mga uniform personnel? Asking lang, pwede naman po siyang gawing Secretary of National Defense. Rene Braga, maraming salamat sa super chat. Umabot pa ako. Good evening, watching from the farm. Keep safe and God bless. Ano yan, yung CIA farm o nagsasaka talaga kayo? Di po ba ma-regulate ang basura na pinapalabas sa TV ng mainstream media? Actually, pwede if hindi nako-co-opt yung regulatory agency natin. Ayun, no? Sabi ni Chev, even the legendary Juan Ponce Envile is trying to be silenced by Vera Files. Di ba? Ano ba nangyayari sa property ng ABS-CBN? Sana makuha na ng gobyerno. I don't even know kung nakasuhan na sila. Pero ganito po kasi yon. Let us manage our expectations. Ang purpose ng discussions nun sa Congress is to determine whether or not ABS-CBN could be trusted to be given another franchise. Okay? The congressmen weren't there to litigate. Hindi sila nandun para sabihin na, oh, ito, you violated the law, go to jail. They're not a judge. Okay? They make laws. Kaya ang dami kasi, ang problema, ang dami nag-e-expect, ano na nangyari sa kaso ng ganito? No! Yung pagdinig po sa Kongreso was to determine if ABS-CBN could be trusted. They don't even have to violate the law. Okay? Hindi kailangan. Okay, hindi necessary na meron silang nilabag na batas. Ang tanong is, can they be trusted? Yung iba, not necessarily labag sa batas, pero may gulang. Halimbawa, yung Hungary, yung kanilang tax avoidance scheme. We say tax avoidance kasi ang tax avoidance, legal po yan. Ang tax evasion, illegal po yan. So, si Maria Ressa,
tax evasion. ABS-CBN, dahil gumawa sila ng korporasyon, tapos nilagay nila din. Yung kumbaga, dinump nila doon yung supposed income at therefore, dun sa tax-exempt corporation nila dinump yung income. Therefore, mas maliit na yung income tax na babayaran nila. It's a tax avoidance scheme. Pero, if you look at the revenue regulation dyan, actually, nag-violate sila ng batas. So, ito dapat ang iniimbestigahan ng EIR. Ito yung pinakamalaking kaso nila right now. One. Number two, doon sa lupa na pinag-iinitan nyo parati at kinukulit ninyo ako halos araw-araw, tinatanong ninyo kung ano na nangyari sa kaso na yun, wala pong kaso. Kasi po, ang pwede mag-file ng kaso ay yung may-ari ng lupa. Kung patay na o walang estate o walang representante yung tunay na may-ari ng lupa, sino ang magpa-file ng kaso? Kung yung lupa ay sa pagmamay-ari naman ng gobyerno, Solgen po ang magpa-file niyan. Kung hindi po nagpa-file si Solgen, it is possible na either hindi niya nakikita na it is government that owns it or it is or it is somebody else who owns it. In the meantime, ihintayin natin kasi sabi ng Quezon City, meron silang arrears doon sa real estate taxes nila. 'Yun ang kailangan din natutukan na issue. Kung matagal na silang hindi nagbabayad ng real estate taxes, pwede nang i-auction yung property. So I will repeat, wala pong kaso ang lupa ng ABS-CBN. It was an issue that was raised in Congress that they did not satisfactorily answer to the congressmen. Dahil hindi satisfactory yung answer nila, hindi sila mapagkatiwalaan ng mga kongresista na bigyan ng prangkisa. Iulitin ko po, hindi kailangan na may kaso sila para matanggalan ng prangkisa. Huwag niyo na po akong kukulitin kasi po ulit-ulit na itong tanong na to. Pag di napatunayan ni Mr. Trillanes ang akusasyon kay Senator Bongo, pwede ba siyang demanda ni Senator Go? Pwede po. Libel po yon. Kaya nga napansin mo, mga fanatics ng Katol ay wala na sa ayos ng pag-iisip, nagtatanga-tangahan kasi feeling nila ang network nila kinawawa. What? Multi-billion company kinawawa? Marlon Verano says, linawin natin, may nilabag po bang batas ang ABS-CBN? If meron, bakit wala pang kaso na file tin now? Ah, hindi. Hindi naman totoo yon. Iniimbestigahan sila ng BIR. Pero, an investigation is not necessarily the filing of a case. Bakit parang walang kaso na file tin now para malagay na sa wastong perspektibo? Uulitin ko po, hindi ko alam kung bakit hindi nyo nakukuha. Hindi kailangan ng kaso. Sinasabi nyo, may nilabag ba na batas? Hindi nga kailangan sila maglabag ng batas para bawasan sila o tanggalan sila ng prangkisa. Kasi ang isang prangkisa ay pribilehyo. Walang karapatan sa prangkisa. So kahit hindi sila naglabag ng batas, pwedeng gawin ng Kongreso, tanggalan sila simply because they cannot be trusted. Simply because the congressmen do not trust them. Huwag kayong ma-fixate dun sa batas. Kasi yun ang ini-insist ninyo, hindi pala naglabag ng batas. No! Kahit hindi sila naglabag ng batas because tax evasion, tax avoidance is legal, they cannot be trusted because yung tax avoidance nila means that they are not giving the government its full due. Even if it is not legally demandable, gumagamit sila ng mga tax shelters. Okay, number one. Number two, can they be trusted to be telling the truth? Can they be trusted dun sa public service nila? Gayon ngang hindi sila mapagkatiwalaan magbayad ng tamang buwis. Number three, nag-iimbestiga at in-announce naman ng BIR yung investigation na ito. Tinitignan kung labag nila yung batas. But like I said, it doesn't have to be. Okay? Yung lupa, nag-fixate na naman kayo sa lupa. Ang pwedeng mag-file ng kaso, may-ari ng lupa. Ang kailangan gawin is ang na-discover dun sa Kongreso ay hindi nila pagbayad ng real estate taxes. Ang kailangan gawin ng mayor ng Quezon City ay irimata yung lupa na yon. Hindi ko alam kung bakit hindi pa niririmata. Yon, Nalon Sepol says, is it true that the bank started to sequester the ABS-CBN properties because their debt is worth millions from the bank? Hindi ko po alam yan. Hindi ko pa po nababasa yan. Bakit po ba itong mga journalists o reporters ko, no, kung mag-report ng balita ay twisted at sinisiraan lang nilang gobyerno? Di ba nila alam na kung
nagka-leche-leche yung Pinas, apektado din sila na, o pamilya nila. Sa pag-twist nila sa report ay wala ba silang konsyensya? Andun nila kinukuha ang pinalalaman nila sa pamilya nila, nakakadismaya. Polar jar from Thailand. Higa lang, Joem, TVB logs. Si Mayor Joy po kasi EBS. Nakakaaliw ang ABS-CBN na declared nilang property was 4.4 hectares samantalang kung susundan it was from 42 square meters lang pala. O nga eh. Eddie De Vega says, tama, a franchise is a privilege, not a vested right. Kung hindi sila pinagkakatiwalaan ng Kongreso, edi hindi marinyo talaga ang prangkisa, simple as that. As for freedom of speech, meron pa naman silang online news, so you can't say wala silang freedom of speech. Okay, meron pa akong isang hindi na sabi. Meron silang nilabag na batas, yung PD. Yung PD says you can only have so many channels. You can only have one television channel even if you can have several stations such as repeater stations. Okay? Lumabag sila sa batas na yon. Pero ang nag-fail dyan yung regulatory agency, sa madaling sabi, NTC. However, yung sa dami nilang radio stations, dami nilang channels, yung panggugulang nila doon sa paggamit nila ng banahaw, yung isang ano ba yan? Yung isang channel that eventually became Channel 23, yung paggamit nila ng stock options para nagko-control sila ng a totally different corporation that was awarded a totally different franchise and yet they were showing ABS-CBN shows. Yun, labag sila sa batas doon. Ang iniintay natin yung pagkaso ng NTC. Ang hindi natin alam, bakit hindi kinakasuhan ng NTC? Furthermore, yung mga naghahanap, nasa na yung frequency? Iniimbestigahan din namin yon and for some reason, ang NTC mismo, hindi nila ibinibid out yung channel o yung frequency ng ABS-CBN. At ang sinasabi nila kasi pinaprioritize daw nila yung digital TV. Sabi nila ni Teacher Jeff, kapag may nakakasagutan daw siya na troll na dilaw, hindi na sila sumasagot kapag kinukonsyensya ko sila sa epekto ng ginagawa nila. May expose nga si Trililing pero ayaw naman pansinin ng Liberal Party or makabayad block. John Atlas Tumlosek. Huwag naman kayo masyadong nag-uusap kasi dinabasa ko yung mga comments ninyo. And nawawala yung ibang mga tao pagdating dun sa mga sagutan ninyo. Sabi ni Marlon, nakuha ko po kayo pero ito kasi ang stand ng kabilang parlor. Bakit naman kayo magpapasunod dun sa stand ng kabilang parlor? Kung walang kaso, ba't hindi ni-renew? As per you so far, they can't be trusted. Hence, no approval for renewal by the government. And enlightened now. Now I know how to rebut the other side. Pribilehyo po ang pagbibigay ng prangkisa. Ulitin natin, pribilehyo yan. Wala silang right. Wala silang pwedeng i-demand. In fact, kung sa tingin nila, pwede nilang i-demand yung pagbigay ng prangkisa nila. Nasa Supreme Court na sila ngayon pa lang. Pero hindi nila magawa yon. Kaya anong ginagawa nila? Tine-threaten nila yung mga kongresista. They know it was legal to deny them a franchise. Anong pong tingin niyo sa hakbang ni P. Duterte upang pasinungalingan ang mga in-expose ni Senator Trillanes ngayon? Hindi ko pa nakikita. Sabi ni Elias Tabonda, galit na si attorney, kulit nyo kasi eh. Grabe ang tagal na nanlulokong ABS-CBN, control pa nila dati ang news. Buti may SOCMED na ngayon. Okay, let's talk about SOCMED. Bukod sa pinatatahimik nila, yung mga nagva-viral ng mga vloggers, naggagawa na rin sila, tumatalino na rin sila, at ito pinoint out ni Franco Mabanta. Ang sabi niya, yung mga publications such as yung mga dyaryo, ibang mga dyaryo, ganyan, at yung mga katulad ng ABS-CBN, ang trend daw ngayon, at hindi ko sinasabi na ginagawa to exactly ng ABS-CBN, pero may trend daw na ganito, na dun sa ibang mga major publications, nag-hire na sila ng trolls na chuwariwap. Doon sa kanilang site mismo, pupunta at sinasabi, oo, tama kayo, oo, ganyan, ganyan. At ipinupush yung editorial policy nila. So kung kunwari, yung kwento ay, let's say, against Duterte, lahat ng mga comments doon, ng mga trolls nila, oo, tama, salbahayang si Duterte, and maraming mga insulto. Pero kung titignan nyo na maigi yung mga accounts na yon,
Aba, all accounts, walang laman, bago lang, kailan lang nangyari, kailan lang na-put up, etc. Or yung mga hacked accounts. So, it's also another way. And what is that? That is again trying to create a monopoly. A monopoly na sila lang ang naririnig. Hindi sila nagpipresenta ng diversity of opinions. Instead, nag-hire sila ng trolls para magmukhang lahat ng mga tao na nandun sa comment section nila. Ang dami-dami nila, ang dami-daming pinupost na comments, nag-i-increase tuloy yung visibility nila dun sa mga timelines natin. And that's, yun yung isang gulang nila. Na if we were the ones who did that, ito take down tayo for ano inauthentic behavior, di ba? Sila ginagawa na rin nila yun. Pero do they get taken down? No. Kakaawa na nga sila sa kaka-interview ng kung sino-sinong experts para sa kanila na pabor naman lagi sa agenda nila. Hindi na magbabago yung mga yan. Trabaho nila yon at kultura na sa kanila yon. Jerry says, yan ang mali sa mga journalists at media, masyado nilang kinakatwira ng freedom of speech. Kahit walang basihan at katotohanan, mga sinasabi nila kaya prone sa fake news ang mainstream media. M. Carlos says, what government agency regulates our media? Bakit walang penalty kahit twisted at dagdagang news? Nanonood ba kayo ng karambola? Parang Noy-Noy yung nagsalita. Nanonood ba kayo ng karambola? May maririnig kayo sa karambola na terminong regulatory capture. Yan ang dapat iniimbestigahan. Why they don't talk about bringing it back to the government? Lopez family never pays taxes. They don't pay debts. Meralco is government property. Laki talaga ng kaguluhang ginawa ni Cory Aquino. Chas access, you may probably have answered this earlier. Pro-ABS argument is they are cleared by all government agencies. Why the franchise denial? Hindi ba yan na nga yung nakakapikon na kasi nasagot ko parati? Hindi kailangan ng kaso para i-deny sila ng prangkisa. All Congress has to do is lose faith or trust in their ability to be fair, to abide by the rules. And by the way, hindi sila cleared, ha? Hindi sila cleared ng NTC. Bakit ang dami-dami ng ano, channels? Yun nga yung problema eh. Madadawit talaga ang NTC dito. Kasi yung ginawa nila, hindi ba huling-huli sila na kumuha sila ng second franchise? Dalawa ang TV stations nila, interlocking yung kanilang stockholders. Oh, inamin nila yung tax evasion nila, tax avoidance nila. At even worse than this, kahit hindi labag sa batas, yung ginagawa nilang virtual monopoly of thought, it violates the freedom of speech. Okay? Yung kanilang virtual monopoly of the airwaves, sa dami nilang radio stations na sila lang halos ang naririnig. Sa dami nilang TV channels na halos sila na lang rin ang naririnig. This violates the very idea of diverse opinion, which is an integral part of free speech. Napansin ko yan sa ilang mga pages sa news at FB. Nakakahalata lang kasi pagtingnan mo mga profile pic eh anime at walang muka. Sabi ni TC, wala po bang violation sa setup nila ngayon sa Channel 11? Sinakop na sila ng lahat ng airtime katulad ng ginagawa. Actually, may violation po yan. Kung titignan ninyo po yung charter, pero hindi sila yung nag-violate. Ang nag-violate, yung Channel 11. So, ang titignan na prangkisa yung sa Channel 11, hindi ABS-CBN kasi wala naman silang prangkisa. Sabi ni Nalon, ganda ng explanation ni Jason sa grabe talaga ang bias nila, doktrina ng estilo ng propaganda, twisted talaga pagdating sa politika. May tanong ako sa inyo mga nakikinig. Bakit madalas nakikita ko, ang galing talaga ni Jason sa tama siya, ganyan-ganyan. Pero pagka may nakuha kayong idea dito, walang nagsasabi na, o, tama ang Luminous, sabi nila ganito. Hindi ko kayo nakikita ng ganun. Pero nakikita ko yung iba ginaganyan ninyo. O kaya minsan sinasabi ninyo, tama si Attorney Ahmed, tama si na ganyan. Pero pag Luminous, o lalo na pag ako, wala. Pansin ko kayo. May possibility ba na tatakbo si Ms. Chris bilang presidente sa 2022? Anything is possible. They may be cleared by all agencies concerned. The fact is that they weaponized media and projected themselves as having a monopoly of truth. Dami maraming silang issues from NTC and Congress. I really doubt na mapagbibigyan sila sa next Congress. Oh, di ba? Ngayon niyo lang napansin? Eh,
Hindi, sige, seryoso ako. Ngayon nyo lang napansin? Wala kayong ganyan, ano? Tama po kayo. Tigilan nyo nga ako kung hindi ko na ano, kung hindi ko binanggit yan. No, really, seriously, the reason, ano, I'm pointing this out is because nakikita ko yung mga pinopost namin sa Luminous, napopost sa iba, pero nire-rephrase nila. Pero never given any credit ang Luminous. Hindi ako nagbibiro. Buti pa yung iba, sasabihin nila, sabi ni ganito, tama si ganito, ganyan. Hindi, yung sa amin, kukunin yung idea sa amin, tapos babaguhin lang ng konting words, tapos mag-a-appear na sa iba-ibang mga sites at iba-ibang mga status messages. Pero hindi ninyo sinasabi na nanggaling sa amin yan. Ano yun? Kinahihiya nyo kami? Kaya pinipilit ng ABS na wala silang nilalabag na batas. They have to tune into Karambola para may matutunan sila. Try just once. Yun lang mahuhook ka na sa ganda at totoo ng diskusyon nila. Sabi ni Lady Pang, mga diskusyong hindi mo nadidinig sa mainstream. Basta ako, I always agree. Nagla-like at nagsasubscribe. Sabi ni Risa, I've said it many times in my comments. Very knowledgeable. You're the best. But you don't mention my name. Na no. In fact, napansin ko dun sa mga posts ko sa Luminous, tampo to talaga. Ano, may magsasabi, ang galing niyo talaga, Attorney Trixie at Attorney Ahmed, kahit ako lang ay nagsulat nun. Pero pag kanin sa kay Attorney Ahmed, ang galing mo talaga, Attorney Ahmed, anong problema ninyo? Sabi ni March, huwag na kayong magtampo kung di kayo magaling mag-explain. Matagal na akong di nakikinig sa inyo. Oo, pero binibigay niyo yung credit sa ibang tao. Not that we care about credit, pero nakakasama talaga ng loob. Kasi pagka nilalaban na namin yung visibility namin sa social media, kami yung to super dehado. Buti pa yung sinatipi. Sabi nga ni Tipi, ganito. Sabi ni Sas, ganito. Okay lang. Kasi talaga namang sinabi nila yon. Pero yung sinabi namin, wala kayong sinasabi na kami nagsabi. Ayan, tignan mo si Bert Gaddy. Kita mo na nananadya. Ang galing ko yung comment mo eh. Sa tingin nyo, hindi ako napipikon sa ganyan? Oh, napipikon ako. Tanggalin ko kaya yan. Sabi ni Mona Vag, I always appreciate ang galing-galing mo. Hindi ko kailangan sabihan na kung magaling ako. Kailangan ko lang sabihin ninyo, pagkaano, you give credit where credit is due. Hindi yung, ano, pag nag-post ako, sasabihin niyo, ang galing ni Ahmed. Sabi niya, ano, ang hirap niya daw kasi i-attribute ang haba ng pangalan. Kailangan yung nickname. Ano yung ginamit mo? Attorney Trixie, di ba? Ano yun? Hindi yung nickname? Sabi ni JJ, di po, tama po kayo. Di lang po ako mahilig mag-comment. Makikinig lang at marami po ako natututunan. Huwag kayo mag-alala. Naaalala ko yung mga sinabi niyo tungkol sa cultural engineering na malaki ang responsibility ng media. Marami pa eh. Mga ano, minsan, may hihirit pa sa akin dun sa comment section. Sasabihan pa ako na ano, hindi niyo ba naiintindihan yung monopoly of truth ng kabila? Teka muna, di ba ako nagsabi nun? Di ba? Ako pa yung sasabihan ninyo ng ganyan. Minsan bumabalik sa akin eh. Minsan yung mga things that we have pointed out na kami unang magpo-point out, sasabihan nyo pa ako. Tapos kailangan ko pang i-point out sa inyo na teka muna, ako nagsabi nun ah. Sabi ni Ma'am Emma, di nyo kailangan yan kasi ikaw na inaiiba, malalaman nyo. Hindi, hindi po totoo yan. Kasi right now, under attack kami. Ina-attacki kami ng mga Vera Files, ng kung sino-sino mga mga kalaban, and no different from other people. Pero dahil pag ina-attack kami, nawawala kami sa consciousness or mawawala yung reach namin or nagdi-disappear kami from the feeds of others. Pag hindi nila naalala na kami yung nagsabi noon at kami yung unang nagpuntirya ng mga yon, they won't care. And that's why I care. Kasi kami ang under attack, kami yung iniipit ngayon. Tapos, you cannot even be trusted to give credit where credit is due. Yung iba, kiniklaim pa nila na kanila yun. Okay lang. Ang idea dito is palaganapin yung idea. Pero pag kami na yung under attack, wala sa inyong sasaklolo. Good evening po, sabi ni Roel Costello. Sabi ni Leo, new subscriber pa lang ako sa FB, new viewer din sa Karambola. Ngayon lang ako nakabakante kasi pag po, nawalang work ko. Naku, kaya focus sa run, basta full support ako sa inyo.
Sa sobrang galing mo magpaliwanag, napapanganga na lang kami. Hindi na lang kami nakakapagsalita para lahat ng sinasabi mo, sinasa ulo namin. Oo, tapos i-attribute nyo kay Ahmed. Oo, tama yan. Sabi ni Ron, given na kasi na mag... Hindi nga natin hinahanap yung puri. Hindi po yun. Credit lang. Sabihin nyo lang kung sino yung nagsabi nun. Hindi yung inaangkin ng kung sino-sino. Tapos minsan, babalik pa kayo at sasabihin, hindi nyo ba alam? Tapos yung mismong sinasabi ko, verbatim, binabalik din nyo sa akin. Eh ako nagsulat nun. Sabi ni Jefferson, huwag ka na magtampo. Bakit lahat kayo nagsasabi na nagtatampo ko? Hindi ako nagtatampo. Pinapoint out ko lang, meron ditong kakulangan. The reason na na-attack kami is precisely because you won't give us credit where it is due. Kaya medyo nakukonsyensya. I give you credit sa kanila kaya medyo nakukonsyensya na fact-check kayo. Oh, ilang beses kami na fact-check. Pinaglaban nyo ba? Hindi rin. Kasi di nila matanggap na your name is making waves on legal and opinion-based sa aspeto, kaya di kayo binibigyan ng credit. Basta ako, I listen to you because it enlightens me. Mas matututunan ko ang mga katotohanan. I'm just a good listener. And now I know how to support you. Next time, let's be wiser and give him credit. Diba? Parang ano na, o kahit man lang ano, buti pa yung ibang mga nasa Twitter is screen cap nila. At least nakalagay doon yung Luminous ang nagpadala noon. Yung Luminous ang nagsulat noon. I thank you kay Body Shot at saka kay Sir Rowell. Magandang gabi. Sabi ni Dad Dada, huwag niyong pong paiyakin. Hindi ako iyakin. Very informative data sinasabi niya. Ano pong pinaglalab, ako po pinaglalaban kita nung tinira kayo ng New York Files. Asa na ba yung links na sinend ko sa mga page tungkol sa tawag sa inyong non-calls at ano, kaya tinitira namin si Ellen at Rappler. Alam niyo, hindi kasi kailangan. Actually, ang mahalaga dito is papalaganapin natin yung idea. Kasi kung hindi niyo i-attribute, mahihirapan din, hindi natin ma-explain again. Kaya nga, ginagawa natin dito sa live, sasabihin natin outright. Kung may magtanong, i-expand natin yung idea, i-expound natin yung idea. And we will keep talking about it kasi hindi talaga umaabot dun sa iba. Sabi ni Dro, simply, some are too dumb to comprehend sa isang post sa Luminous pag walang author kay Attorney Tix kapag AGP kay Attorney Ahmed yun. Hindi lang ako makakomment minsan because I'm cooking. Uy, ma'am, huwag niyang baka masunog. Okay lang po, hindi kayo mag-comment. Okay lang po yan. Grabe naman kayo. Hindi ko naman sinasabi kailangan mag-comment kayo. Weng Inohales. At saka huwag kayong mag-comment habang nagluluto po kayo. Okay lang after. Sabi ni Weng, magandang umaga. She's watching from New York City. Maraming supporter dito. Duterte, New York. Uy. Oo nga pala, si Sarah, no? Manila walkthrough, nag-try ako na palagan yung na-fact-check ako sa pag-share ng post niyo sa Luminous, kaso walang option na palagan niyo. Totoo yan, wala talagang option, hirap talaga. Sabi ni EC Jude, out of topic, paano ako maka-order ng apple pie ninyo, Trini Fix? Go to Mermaid Bakes, meron sa IG at saka sa Facebook. Message niyo lang po siya. Mas marami pa kayong listeners kasi sa radio program nila. Wait, that's not a success. Hindi yun. Kasi ba, isang dosena lang yata ang loyal viewers niya, if any. ABS-CBN unwittingly helped in rehabilitating the Marcos name during the last years of PGMA when playing the opposition's card. They kept demonizing her and saying things like she's even worse than Marcos, and they gleefully showed how Noynoy Aquino warmly welcomed the Marcos children to his mom's funeral while being hostile to PGMA herself, someone who had nothing to do with Ninoy's arrest, imprisonment, and assassination. Irony of ironies, gusto nilang manipulate ang bitin. Sabi ni Carmelo Inamak, you're so good, you're doing the right thing sa laban lang kayo. Hindi ako nagtatampo, guys. Wala yon. Minsan na, ano na lang eh, na napapailing na lang ako eh, na of all the different vloggers, kami yung hindi naaalala na nagsabi ng a certain thing. Meron yung mga ano, lalo yan sa Anti-Terrorism Act, sa mga ano, sino yung nagtsaga na araw-araw halos nagla-live kami every time may hearing sa Supreme Court para i-explain yung mga issues doon, para i-explain na this was a freedom of speech issue and why it doesn't fall into that. Tapos mamaya sasabihin, oo nga no, ganyan-ganyan. And then everybody starts talking about it and then they forget
na ano, and then sasabihin pa nila, oh nga eh, kanino ko ba narinig yon? Kay ano ba, kay ganito ba, kay ganyan ba, kay kaninong vlogger ba yan, kay ganito, kami yung nakakalimutan ninyo. Hindi ko alam, invisible kami sa inyo. Nandito po yung number one city light si Ma'am Pinay. Oo naman. Tapos na po ba yung cultural session about the Eternals? Opo, kasi nauna yun eh. Sayang. Ian says, that's why I love YT. Walang mga pisting pakche about to counter this test of social media. Pwede ba itong counter report sa FB mismo? Wala po kasi akong FB, more on YT ako. Hindi, naiintindihan ko naman. Okay lang. Kasi naiintindihan ko ngayon ko lang na-appreciate talaga yung YouTube eh. Closing of ABS-CBN, hindi paninikil ng press freedom. Ito about violations na ginawa nila at credibility kung nararapat silang bigyan ng prangkisa. Sa totoo lang, sila ngayon nag-violate ng press freedom. Diba? Remember what we talked about? Yung ano? Let me see. Yan nga, oh, refusing ABS-CBN is an attack of ano, is an act of protecting free speech. Kasi kung sila lang ang naririnig, sila lang ang nakakapagsalita, hindi free ang speech. Kung sila lang ang naririnig, sila lang ang nakakasalita, at yung mga corporate interests lang nila ang napopromote, hindi yan free speech. Kung sila lang nagsasalita, corporate interests lang nilang napopromote, tapos pinapatay pa nila yung, ano, yung social media where it is more democratic, pinapatay nila yung mga tao nagiging popular dahil, ano, dahil maraming galit sa kanila, that is still not free speech. So ito yung buong konsepto nga ng fake news. Di ba sinabi na namin sa inyo, the whole concept of fake news violates free speech. Bakit parang tahimik ang chat regarding sa UMAC sa pagbigay ng bachelor's degree sa poli-sci kay Senator Pacquiao? Oo nga, napansin ko din yan. Tama po kayo. Ang nakakainis niyan, tahimik yung CHED, tapos ang ina-attack ng ibang tao, yung DepEd. Wala namang kinalaman ng DepEd. Sabi ni Juan Carlo Pasco, good evening, mababawi po ba natin mga taxes na naiwasan ng ABS-CBN through the tax avoidance scheme? Intayin po natin yung resulta ng investigasyon ng BIR. Noor says, check niyo YouTube, daming nag-add sa inyo dahil panay-panay kong share. Ay, nako. Sabi ni TC, may censorship din po dito sa YT, pero mga Republican sa US pa lang tinitira nila. Di pa napapasok ng mga liberal dito sa atin. Malupit dito, at least likes, wala na channel mo. Wow! Baka hindi alam nang umatake ang kaibahan ng CHED at DepEd. Oo nga eh. Wala na po si Pen. Eddie De Vega says, gusto ng ABS-CBN na manipulate ang utak ng Filipino, kaya tuloy Filipino started seeing Marcos in a more impartial light when they kept demonizing GMA. So yung people realized, eh baka hindi naman siguro ganong kasama ang panahon ni Marcos. So either the Ironies, now they will demonize the Marcoses again for sure. Kailangan ng NPA ang ABS para sa propaganda, kaya dinidefend. Pwede po mag-suggest na mag-upload tayo ng clips from your LS. Pag shinare kasi buo LS, parang goldfish attention span ng kabilang kupol. Okay. Pero unlike everybody or the other vloggers, mas konti yung time namin eh. Nag-handle na rin kasi ng mga kaso yung law firm. Agree po ba kayo na pinakamalaking violation ng ABS is PDR. Paki-spell out po. Yun yung problema eh, pagka hindi niya sinispell out eh. Unique says, ako dati yung nakikipagbakbakan pa ako sa mga mainstream, ini-introduce ko page ninyo at natutuwa yung mga hindi trolls na nakikipagbakbakan din. Alam nyo, yung bigla na lang nawala ang dumino sa aking FB account, ngayon lang ito bumalik. Pag-share ko sa aking mga pages, The Living Insight and Playing with Numbers at my group 2 na lingkod. O yung ganoon naman ang names ng mga groups niya. Sabi ni Ophir, patay na ba kayo ni Attorney Bruce Rivera? Hindi naman po kami nag-away. Wala naman kaming, wala naman naaalalang away kami. Pero, I think that nagkailangan lang siguro kasi, syempre, I was with the others na hindi naman, I think, nila kasundo or vice versa or something like that. Pero hindi kami magkaaway. I've never dissed Attorney Bruce.
Yes, fact check talaga lagi pag nag-share ako. Hobby ko na kasi na-share talaga mga posts ninyo. Yung binibenta nila sa papers ang ownership rights ng ano. Ah, yung sa ano, sa foreign investments. Yun yung nasa court na yon. Yung libel, yung tax evasion, Rappler, PDRs nila. De, Rappler yung naisip ko. Hindi ko sure kung yun yung mga biggest cases nila. Ang tingin ko biggest cases nila will be the NTC ones. Kasi yun ang malinaw. Yes, fact check talaga lagi pag nag-share. Okay. Last two, grabe yung tagal natin today kasi dalawa yung topics. Nung ini-interview nila pala yung makabayang block, tama nga nakuhain ang frequency nila. Hello, buti umabot ako watching from Taiwan. Matanong ko lang, pagbabayarin ba si Manny Pacquiao sa kanyang issue sa tax? Nililitigate po na sa Court of Tax Appeals. So, kung may guilty verdict, then oo, pagbabayarin siya. ABS expected to bombard this current administration's presidential candidate next elections. Let's brace ourselves. Tama si Noob Meister 66. We have to be prepared for that and we have to be prepared to hang on. Kasi ang lalabas niyan, maraming ano, troll accounts later on. Kaya nila inaakusahan tayo ng trolls eh. Para pag sila nagkaroon ng troll accounts, hindi mahahalata. Okay? Karen Minyao says, pinagtulungan ako sa Twitter ng mga diehard na kinomento kong name ko na nasupalpal si Lea Salonga. Doon talaga nagsimula paghanga ako sa brilliance ng utak niya sa pangahay ng opinion. Pag nung kinuyog ka, yung Philippine Depositary Receipts. Okay, yeah, yun nga ang sinasabi ko. Hindi pa ako sure kung yun ang biggest case. Kasi tinatanong niya biggest case. Para sa akin, biggest yung sa NTC. It's almost a year na, bakit hindi pa kinukuha ng NTC frequency? Bakit ulit-ulit po kayo? Sinagot ko na yan. Ang sabi ko, ang reason is, sabi ng NTC, pinaprioritize daw nila yung digital channels. Paano po magpa-activate sa registration para makabota next year? Maraming salamat. Nasa ano po, sa COMELEC, kailangan nyo na lang po, pero pupunta kayo sa COMELEC para i-reactivate yung inyong registration. Kaya ayoko makipag-engage sa Twitter folks kasi yung mga duwag sila, they'll block you or they'll mass report you. Or mame-personal sila, sasabihin nila, oh, ito, si Attorney Pix, pangit naman yan, and so on. And ano, ang dami niyang kasalanan and so on. Pero hindi nila i-attack mismo yung argument. So kung magre-repost kayo at magbabanggit kayo ng pangalan, sa Twitter naman kasi pwede naman na ang magre-respond lang the people you follow. So pwede niyo ano yun if you don't want to engage with the Twitter wokes. Pero ang saya pagka nakikita niya nang gagalaitin sila. Di ko siya kilala, sabi ni Rolando Ibanez, madalas ko lang siya nakikita sa Karambola at KTV. Sinong pinag-uusapan ninyo? Kita na yung pag sinabi niyo yung siya, walang antecedent. Alin ang mas mabigat ang parusa, yung BIR natin dito o yung IRS sa US? Kasi pinili ni Pacquiao na dito magbayad ng tax ko no, hindi naman pala nagbayad. Ang tingin ko kasi dito, mas alam nila yung legal system kesa doon. Kultura cooking, always listening. May kilala akong ganyan, they'll block you first, attack, embarrass you through cold tweet. Lahat ng mga natututunan ko sa iyo, ko lang narinig kasi sa iyo lang ako nakikinig. Sabi ni Susana. Sabi ni Chev, may kilala ko. Ah, tapos na yan. Sabi ni James, nationality violation of franchise to illegal sale of TV plus exclusive channels at PTV. Yes. Ang problema sa PDR kasi ay may ibang kumpanya na gumamit din noon gaya ng San Miguel. Kaya huwag niyo pinipilit kung sino ang manok ng presidente dahil it is all about strategy. Kung last minute yan, so be it. Uy, tama yun. Kaya, bakit naulit? Sabi ni Ali, watching from Hong Kong, bakit po kaya wala nga pang may-ari ng Channel 2? Ma'am, inulit na po natin yan.
Alright, last. Amil Bang sa Madidses. Last time na bumoto ko siyang pagtumakbo si Jovito sa Longdon. Tagal na. Next year, I'm all set not to vote any Dilawan. Lalo na mukhang kilikili ni Gabi Concepcion. Grabe kayo. Okay, maraming salamat sa pagsubaybay sa Luminous ngayong araw na ito. Nag-apologize si Attorney Amid kasi he couldn't join us. Kasi topic na to actually itong free speech dito sa ABS-CBN. Pasensya na, medyo natagalan tayo dito. So what we'll do is, sige tama kayo, we'll take excerpts of today's talk. Ihiwalay natin yung kultura at saka yung free speech and then i-upload natin dun sa videos. Maraming salamat dun sa suggestions. At maraming salamat sa susunod din. Sabihan lang ako pagka may call, tapos just ano, just tag me yung ano, on in the comment section pag bumalik, and we will make sure to take care of them for you. Maraming salamat. May karambola po tayo bukas. I hope to see you all there. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Check nyo parating yung FB ninyo, baka bigla kayong na-unfollow. And don't forget to subscribe to YouTube. Maraming salamat po dun sa lahat na nag-share at nag-hikayat na mag-join dun sa YouTube. And if you can show me na ano, actually dapat mag-promote na kami, siguro mamimigay na uli kami ng mga face masks at saka ano, mugs. Hindi po namin binibenta yun, we give them away. So, gawa lang po ako ng rules para dun sa mga maraming na-sharean at saka maraming na-hikayat na mag-subscribe. Kailangan ma-reward din po yan. So, we're going to see what we can do about that. Siguro within the next month or so. Maraming salamat. See you on Karambola tomorrow.